nandito ako para alagaan si Lola Anya. Mabuti na yung malinaw, Sandra. Kasing lino ng kasulatang nagsasabi na ako ang asawa ni Chico. Sa mata ng mga tao, sa mata ng Diyos. At kung sino man ang matatangkang sirain yun, handa ko rin sirain. Ikaw nang bahala magtago niya na lahat itago mo mabuti. Ay, pero pag tayong dalawa na lang, eh baka mama, eh, mabuking tayo ni Sandra at saka ni mga kapong. Una kong puputulin ang connection ng Sandra na yan sa matanda. At hindi ako naniniwala sa dying wish ni Lola na mapatira ang dalawang mag-ina dito. Sigurado ako may plano yun. At yun ang aalamin ko. Ay, di very effective nga, di ba? Lumalabas na ang tunay na kulay niyan si Lynette. Ano pa kaya ang kulay na madidiscover natin sa kanya? Ang sabi niya, mamamatay na siya. Malakas pa sa kalabaw. Gusto ko sanang malaman kung ano yung totoong kondisyon niya eh. Kung talaga bang mamamatay na siya. Ano? Maaasahan ko ba tulong mo? Depende. Depende? Simple lang naman yung gagawin mo eh. Sisilipin mo lang yung records niya. Ba, Lynette, doktor ako, hindi ako investigador. At saka lahat ng serbisyo ko, binabayaran. Tingnan mo to. Eh di lumabas din ang totoo. Mukha kang pera. Boy, natural. Sige, 50 mil. 50 mil? Nahihibang ka na ba? Siguro natalo ka na naman sa sugal, no? Wala ka nang pakialam kung panalo ako o talo ako. Ano ba, babayaran mo ba ako o hindi? Eh, paano kung di ako pumayag? Pagkagantong mga panahon ngayon, marami akong pwedeng lapitan. Pwede akong lumapit kay Jacob. At malamang, mas malaki may bibigay niya sa akin dahil sa impormasyong may bigay ko sa kanya. Isip-isip ka. Bakang pagkatapos mo sa mga ina, sa mga bata ka naman nagkakaproblema. Nakarating sa akin yung nangyari kanina eh. Are you okay? Yeah, I'm okay. Kaya ko naman pagpasensyahan yung mga yun. Mga bata lang naman yung mga yun. You need to go out paminsan-minsan. Gusto mo tonight? Inuman tayo. Next time, kailangan ko rin umuwi ng bahay. Nag-alala pa rin ako kay Lola. Sa kanya ka ba nag-aalala o dun sa nurse? I'm sorry. Malinghirin. But if you just need to go out and unwind, just, you know, look for me. You know where to find me. Hindi na kita yung store ba yun. Okay. Saan pa ba masakit? Dito? Dito. Ikaw naman kasi, papakasubsob ka na nga sa pagtatrabaho mo. Hindi ka pa kumakain sa oras. Nagpapagutom ka pa. Ang dami kasi yung mga kliyente. Tsaka mga papeles sa dapat review. Isa pa, pakinundam ko. Hindi ko na kayang kumain nang hindi kita kasabay. Corny mo. Teka, bakit ka nagpapakasweet? Siguro may ginawa kang kasalanan, no? Ay! Anong ginawa mo kasalanan, ha? Bakit ka nagkasasalita ng ganyan? Siyempre, wala akong kasalanan gagawin. Hindi na nga makapaghintay na ikasal tayo, eh. Isa pa, hindi na nga makapaghintay na... tawagin ka mismo ang talihal. Rico? Sana palagi tayong ganito kasaya, no? Sandra, hindi ko may papangako. Kasi sa tingin ko, higit pa dito ang kasiyahan ng pagsasama natin. Higit pa.
Jacob, may problema ba? Bakit ka umiiwas sa akin? Asawa pa rin naman ako, di ba? Wala. Hindi lang ako sanay. Baka naman... kailangan mo nang masanay. I'm sorry, Lynette. Mukhang hindi talaga ako masasanay. Excuse me. Calilla, anong ginagawa mo? Uwian mo na, di ba? Yes, Mami. Naghihintay lang naman ng sundo. Akin mabuti. May ipapagawa ko sa'yo. Kain ako! Kawawa na yung isa dyan. Walang friend. Tapos, dito pa yung school. Bakit, Calilla? Di ba sister mo siya? Sister? Sisteran ko lang yun, no? Kain ako! Napipulira si Dad Jacob. Kukupin siya. Hindi kaya! Kung nalaman lang namin noon, matagal na siguro kami nakatira sa bahay ni Lola at Daddy. Maswerte lang mami mo dahil uno siyang nakabalik. Pero, mas mahal ng Daddy ang mami ko. Hindi totoo yan! Mga sanpid kayo! Para sabihin ko sa'yo, ako ang love ni Daddy Jacob. Kung wala si Lola, wala din kayo. Michelle, huwag mo nalang pansinin yung sinabi ni Calilla. Madalas lang naman ang iinis yun eh. Huwag mo ako kausapin! Papaturahin ko sa Calilla niyan na mali siya! Michelle, saan ka pupunta? Michelle, sandali! Calilla! Hi! Anak! Asan yung kapatid mo? Hindi po alam, Dad. Hindi naman po nila ako kinakausap eh. At saka po, hindi po nila ako sinasali sa laro nila. Kawawa naman ang anak ko. Kaya ano, pag-uwi natin tayong dalawa maglalaro, ha? Hindi napansin. Baka hindi mo lang inayos ang trabaho mo. Eh, Mr. Montreal, ako na po humingi ng dispensa. Eh, tumawag na po ako sa barangay. Kaya pinaghahanap na po nila si Jennifer saka si Michelle. Ay, nako! Sino naman kaya dun sa dalawang yun ang may nunal sa talampakan? Sigurado ako. Hindi yun si Jennifer. Kasi hindi naman yun ang papaalam nung umaalis. Siguro may ginawa ka, Calilla. Totoo na ano ba? Toby, hindi ko gusto ang tabas ng dila ng anak mo, ha? Anak, magsabi nga ng totoo si Daddy mo. Baka naman nag-away na naman kayo. Saan nagpunta yung dalawa? Daddy, wala po kong alam dyan. Naglararo lang po sila. Hindi nga po nila ako sinali. Jacob, huwag mo naman sanang sisihin ang anak ko sa kasalanan ng anak ni Sandra. Baka naman may kalikutan talaga yung bata niya. Baka gano'n ang tinuturo sa kanya ni Sandra. Hindi gano'ng klaseng ina Sandra. Bakit? Ikaw ba ang nakasama niya na asawa niya ng 7 taon? Look, Lynette, this is not the time and the place to pick a fight. Jacob, hindi naman ako nakikipag-away. Nagsasabi lang ako ng totoo.
Para kasing hindi si Kalilay nasa harapan mo ngayon eh. Hindi si Kalilay basta na lang umalis, si Michelle. Kaya pwede ba sa kanya ka naman magalit? Check up, saan ka pupunta? Maghahanap ako ng matinong kausap. Nakita na kita. Yung ba alam lahat nag-aalala sa inyo? Teka, saan si Michelle? Bakit ang nal masyadong nataas? Mas masakit ang likod ko. Si Jacob yan, di ba? Sige, nasagutin mo. Siguro hindi naman pagtataksil ko. Mag-uusap lang naman kayo sa cellphone. Hello, Jacob. Bakit? Sandra, kailangan pumunta dito sa eskwelahan ngayon. Baka naman pwedeng ihatid mo na lang si Michelle dito sa bahay. Kung may iba ka pang plano... Si Michelle eh. Nawawala siya eh. Michelle! Jennifer! Nasaan si Michelle? Ano nangyari sa kanya? Na-report na lang tungkol sa pickup. Pati sa MMDA na sa ganun, malocate agad. Ano ba kasing nangyari? Bakit ba umalis ang anak ko? Oh, bakit ka naman nakatingin sa akin? Ako naman nakita mo, no? Porkit may kakampi ka na? Ako naman panag-iintan nyo. Pero... Jennifer, gagawa ka na naman ba ng kwento? Ikaw wala kang kadala-dala, no? Lynette, please stop! Pumunta na kayo ngayon din sa kotse. Magpatid na kayo kay Toby. At ikaw? Hahanapin ko si Michelle. Sasama ako. Wow! Ang galing mo naman to, Miami. Lynette, stop it! Hindi oras para mag-selos ngayon. Sandra, tara na nga! Mami, bakit parang hindi naman po effective yung pakulong natin? Kaya mo na. Pagdasal mo na lang na sana hindi na makabalik si Michelle. Baka tayo mapalaya sa match. Pasa ka nalang gutom. Ayoko ba. Wala talaga akong ganang kumain eh. Tsaka hindi ako mapapakalay hanggang hindi ko nakikita yung anak ko. Nasaan na kaya siya ngayon? Meron kayang nakakita sa kanya? Paano kung masama yung tao na may-ari ng pick-up na yon? Paano kung may masama... Huwag kang mag-isip ng ganyan. Bakit mo kasi nangyayari sa akin yung mga ganitong bagay, Jacob? Ano bang kasalanan ko para mangyari sa akin to? Kahit ano naman tatanggapin ko eh. Huwag lang ni mangyaring masama sa anak ko. Wala kang ginawang mali. Wala kang ginawang masama. Kaya walang masama mangyayari sa anak natin. Sa isip
Hello? Oh, kamusta naman yung paghahanap nyo? Baka naman meron na kayong ibang nahanap dyan. Lynette, please. Please what? Baka naman pag-uwi mo, iba ng ihip ng hangin. Look, wala kami ibang ginawa kundi maghanap. So stop being paranoid. Oh, sana nga paranoid lang ako, Jacob. Hindi naman sa kinukonsensya kita, Ana. Pero ito na siguro ang resulta. Nagkagustuhan mo na lahat ng mga bata dito tumira sa isang bubong. Nagkakagulo tuloy sila. Ayan, si Michelle. Baka kaya umalis yun dahil sa... Ay, naku. Dyan. Ibalik yung bako sa amin! Ibalik yung bako sa amin! Sandra! Sandra! Hindi kita sinisisi, Jacob. At hindi rin ako para magalit sa'yo. Pero sana, hinding-hindi na yun ulit mangyayari. Isa yung pagkakamali. Pagkakamali na dala ng kahinaan ng sitwasyon natin ngayon. Siguro dapat bumalik na lang tayo sa paghahanap kay Michelle. Yun naman talaga ang dapat na pinagtutuunan natin ng pansin ngayon, eh. Hello, Sister Ines. Okay. Babalik kami ngayon dyan agad. Maraming salamat. Ano daw? Isasoli na ron ang driver ng pickup, si Michelle. Salamat sa Diyos. Halika na. Okay lang po ba si Michelle, Aling Sandra? Okay lang naman siya, Jennifer. Medyo napagod lang, tsaka kinabahan. Okay na siya? Siguro naman pwede na tayo magpahinga lahat. Jacob, ako na lang magdadala sa kanya sa taas. Una, okay lang. Ako nagising pa eh. Sige. Kalila, pwede ba? Huwag mo nga ako sabayan. Mainit yung ulok dun sa mag-inang yun eh. Nauungusan na nila tayo ha. At yung Michelle, daig na daig ka. Hindi naman po, Mami. At saka po, ano pa pong papautusin niyo po sa akin? Nilalambing ko naman po si Daddy. Tapos po, yung gusto niyo pong awayin ko, inaaway ko naman po. Ano po yung gusto nyo? Sorry, anak, ha? Hindi lang kasi sanay si Mami na may kakumpetensya, eh. Kahit anong kasing gawin ko ang pagmamando sa Daddy mo, nagkakapuntos yung dalawa. Eh, magagaling palang umarte yung dalawang yun, eh. Parang si Lola po. Anong ibig mo sabihin? Nakita ko po si Lola. Ano nakita mo? Ganito po. Nakatayo po siya, tapos po lumalakad po siya ng ganito para pong wala pong sakit. Parang umaarte lang po yata. Sinasabi ko na nga ba eh. Pwes tingnan natin kung hanggang saan yung pag-arte niya. Kalila, dikita mo ng dikita niyan lola mo ha. Obserbahan mo ang bawat kilos niya. Okay? Okay po. Okay, good. Jacob,
Siguro dapat bumalik ka na sa kwarto mo. Kanina ka pa hinihintay ng asawa mo. Sandra, okay lang ba dumito muna ako? Alam ko kung ba't nagkaganto si Michelle eh. Naghanap siya ng assurance. At gusto ko ibigay sa kanya. Gusto ko kapag gising niya sa umaga, nandun ako sa tabi niya. Sa ganun paraan, makabawi ako sa kanya. O sige, ako na lang muna ang lilipat sa ibang kwarto. Saan ka pupunta? Pupunta lang mo ako sa kwarto nila, Tintin. Doon na lang ako matutulog. Si Jacob ho kasi nandun sa kwarto namin. Grabe ka, bakit doon ka kaya, Tintin? Dito sa akin. Aalog-alog kami lang ni Jennifer. Arika na. Arika na at maluwag dito. Diyos ko, bigyan mo po ako ng sapat na lakas ng loob para kayanin ang lahat ng to. Makatulog eh. Hindi kasi ako sanay na hindi ko katabi yung anak ko. Kunwari na lang po, ako si Michelle. Para unyari po, katabi niyo pa rin po yung anak niyo. Sige. Ika na. Talaga kalagayan dito ni Sandra. Pero tama yung ginagawa mo, ha, Jennifer? Ikaw ba hindi ka nadadamay dito sa kaguluhan nila? Muntik lang po dahil nga po sa ginawa ni Michelle. Ewan ko nga po ba tayo, bakit ganon? Yung mga matatanda, pasaway, pati tuloy yung mga bata, naging pasaway na rin. Anak, kasi ganito yun eh. Yung ginagawa kasi ng mga matatanda, sinusunod ng bata, ginagaya. Eh, hindi naman lahat dapat sundin. Alam mo naman ang tama't mali, di ba? Pag alam mong masama, huwag mong susundin. Eh, minsan po kasi nakakalito. O, ayan, katulad niyan. Pag nalilito ka, ang gagawin mo, tatanungin mo ako. O kaya si Nanay. Nanay Maria, tanungin mo siya. Oh, ganyan ang mukha mo. May tatanong ka ba sa akin? Tay, nung nasa ospital tayo. Oh. Nakita po kasi namin si Tita Lynette, tsaka yung isang doktor. Oh, bakit? Ano nakita mong ginagawa nila? Calilla. Umalis na po kasi si Daddy eh. Gusto ko po kayong bantayan. Ano pa ginagawa mo sa anak ko? Gantiin mo na ako, pero wag na wag mo makanti ang anak ko! Ah! Gusto lang naman niya yung makasama niya yung mga apo niya. Bago man lamang siya mamatay. Sana nga, mamatay na lang yan. Ano ka mo? Sinaktan ka ba niya? Di ba tinulak ka niya? Ba't ayaw mo magsumbong sa tatay mo? Gamot sa puso to, bakit? Kung malala yung sakit niya, dapat iniinom niya yan, di ba? Sundan si Lynette kahit saan pumunta yung babae na yon. Kung maaga kong malalaman na niloloko talaga ng babae na yan, di mas maganda para mapawalang bisa ko kaagad ng kasalila ni Jacob. Hindi naman po pala mabay si Tita Lynette. Inaway po kami ni Jennifer kanina. Ano? Anong away?